Sa edad na 95 years old, malakas pa rin si Queen Elizabeth. Siya ay may malusog na pangangatawan at nananatiling matatag ang kanyang pamamalakad bilang reyna ng Great Britain. Sa katunayan, siya ang kauna-unahang nakapagdiwang ng Sapphire Jubilee noong February 6, 2017. Siya pa lang kasi ang unang reyna ng Great Britain na umabot ng 65 years sa pwesto. Pero kahit royal blood ay hindi sila ligtas sa kamatayan. Apat na beses nang muntik mamatay si Queen Elizabeth, pero apat na beses din siyang nakaligtas dito. Ano nga ba ang mga pagkakataong nalagay sa peligro ang buhay ni Queen Elizabeth at paano niya nalagpasan ang mga ito? Noong April 29, 1970, ang unang beses na nalagay sa alangali ng buhay ng reyna, kasama ni Queen Elizabeth ang kanyang asawang si Prince Philip. Sila ay nakasakay sa isang tren mula Sydney, Australia, patungong New South Wales, Orange. Habang nasa magandang kalagayan ng royal couple, di nila alam na mayroon na palang nakaambang panganib sa kanila nang hindi nila nalalaman. Isang malaking troso ang hinarang sa riles ng tren. Dadaanan ito ng sinasakyan ng reyna at kung bumangga ito ay maaaring mauwi sa malagim na aksidente. Buti na lang at nariyan si Albert Rowley na driver ng tren. Nahinto niya ang tren nang makita niya ito dahil mabagal lang daw ang kanyang takbo. Sa katunayan, mayroong isang tren na nauna nang nag-check ng dadaanan ng reyna at wala naman daw ito. Kaya ang suspetsa nila ay inilagay talaga ito para malagay sa panganibang buhay ni Queen Elizabeth. Alam niyo ba na hindi ito na isapubliko hanggang noong 2009, ibinunyag ito ng isang retired detective. Hindi rin ito alam ng royal couple noong nangyari iyon, pero nabigyan ng parangal si Rowley sa kanyang kabayanihan. Siya ay nakatanggap ng Imperial Service Medal noong 1974. Noong June 13, 1981, muli na namang nalagay sa panganib ang buhay ni Queen Elizabeth. Isang 17 taong gulang na si Marcus Sargent ang nagtutok ng isang replica gun sa harapan mismo ni Queen Elizabeth. Ang reyna ay nakasakay noon sa kanyang kabayo para sa Trooping the Colors Ceremony. Bagamat hindi naman ito totoong baril, umabot sa halos 6 na putok ang replica gun bago dumating ang mga gwardiya at pulis. Wala naman itong naging epekto sa reyna pero nagulantang ang kabayong sinasakyan niya, ang tapang ng binatilyong ito, pero bakit kaya niya ito ginawa? Naaresto ang lalaking ito nang tanungin ang kanyang rason. Gusto lang daw niyang maging sikat at inspired daw siya sa assassination ni John Lennon noong nakaraang taon. Siya ay nasintensyahan ng 5 taon na pagkakabilanggo sa ilalim ng Treason Act. Ilang buwan matapos nito, meron na namang panibagong assassination plot sa kanya. Si Queen Elizabeth ay nasa Dunedin, New Zealand noong 1981. Meron silang narinig na malakas na putok ng baril, kaya naman agad naghalughog ang pulis sa buong lugar para makita ang nagpaputok nito. 8 araw matapos nito, nahuli ang 17 taong gulang na lalaki na si Christopher John Lewis. Siya ay nasa kabilang building ng magpaputok, pero dahil wala itong mahanap na mas malapit at maayos na pwesto, ay nagmintis ito. Tinago ito ng mga otoridad ng New Zealand dahil sa takot na kapag malaman nito ay makakansela ang mga susunod pang mga royal visits. Siya ay nakulong at kalaunan ay nagpakamatay sa loob mismo ng kanyang bilangguan noong 1997. Sa 4th na pagkakataon, muling nalagay sa alanganin ng buhay ni Queen Elizabeth. Pero ngayon, hindi tao ang may gawa, kundi isang sakit na kumitil ng maraming tao sa buong mundo, ang COVID-19 virus. Noong February 20, 2022, nagpositibo si Queen Elizabeth sa COVID-19. Bagamat siya ay fully vaccinated at may booster shot, hindi pa rin nakaiwas ang reyna. Nakaranas daw siya ng mga mild symptoms, kaya naman sinigurado ang kaligtasan ng reyna sa pamamagitan ng full medical attention at pagsunod sa mga safety guidelines. Sa kabila ng kanyang kalagayan at edad, pinagpatuloy pa rin ng reyna na gawin ang kanyang mga duties. Sa mismong araw na siya ay nagpositibo sa sakit, nakuha pa niyang batiin ang Team GB Women's Curling Team sa kanilang gold medal win sa Beijing Winter Olympics. At noong March 1, opisyal lang nakarecover si Queen Elizabeth sa sakit at una niyang nakasama at nakabanding ay ang kanyang mga anak at mga apo. Nakakatakot nga naman ito para sa edad ni Queen Elizabeth na 95 years old. Pero sa kabila ng kanyang edad, walang ibang komplikasyon at nalagpasan niya ang COVID-19 virus. Isang malaking selebrasyon nga naman ito sa palasyo. Sa 4th na pagkakataon, muli na namang nalagpasan ni Queen Elizabeth ang kamatayan. Napakapalad niya dahil sa kabila ng kanyang mga nararanasang assassinations at mga banta sa kanyang buhay, nananatili pa ring malusog at malakas ang reyna. Kaya naman, walang dapat ikatakot ang Great Britain.
Ano kaya ang sikreto ni Queen Elizabeth sa kabila ng kanyang mga nararanasan, samahan pa ng bigat ng kanyang trabaho? Paano kaya napapanatili ni Queen Elizabeth ang kanyang malakas na pangangatawan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.